ang pagkakaayos ng kampo ng mga Israelita. Ikalawang kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, magkakampo ang bawat lahi ng Israel sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ang toldang tipanan ay ilalagay sa gitna ng kampo. Ang mga lahi ni Nahuda, Isakar at Zebulun ay magkakampo sa silangan, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Huda, na pinamumunuan ni Nasyo na anak ni Aminadab, ay may bilang na 74,600. Lahi ni Isakar, na pinamumunuan ni Netanel na anak ni Zuwar, ay may bilang na 54,400. Lahi ni Zebulun, na pinamumunuan ni Eliab na anak ni Helon, ay may bilang na 57,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Huda ay 186,400. Sila ang nasa unahan kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Reuben, Simeon at Gad ay magkakampo sa timog, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Reuben, na pinamumunuan ni Elizur na anak ni Sedeur, ay may bilang na 46,500. Lahi ni Simeon, na pinamumunuan ni Selumiel na anak ni Zurishaddai, ay may bilang na 59,300. Lahi ni Gad, na pinamumunuan ni Eliasaph na anak ni Deuel, ay may bilang na 45,650. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Reuben ay 151,450. Sila ang ikalawang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Kasunod nila ang mga Levita na nagdadala ng toldang tipanan. Ang lahat ng lahi ay maglalakad ng magkakasunod, gaya ng kanilang posisyon, kapag nagkakampo sila. Bawat lahi ay nasa ilalim ng kani-kanilang bandila. Ang mga lahi ni Ephraim, Manase at Benjamin ay magkakampo sa kanduran, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Ephraim, na pinamumunuan ni Elishama na anak ni Amihud, ay may bilang na 40,500. Lahi ni Manase, na pinamumunuan ni Gamaliel na anak ni Pedazur, ay may bilang na 32,200. Lahi ni Benjamin, na pinamumunuan ni Abidan na anak ni Gideoni, ay may bilang na 35,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Ephraim ay 108,100. Sila ang susunod sa lahi ni Levi kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Nadan, Asher at Naphtali ay magkakampo sa hilaga, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Dan, na pinamumunuan ni Ahiezer, na anak ni Amishaddai, ay may bilang na 62,700. Lahi ni Asher, na pinamumunuan ni Pagiel na anak ni Okran, ay may bilang na 41,500. Lahi ni Naphtali, na pinamumunuan ni Ahira na anak ni Enan, ay may bilang na 53,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Dan ay 157,600. Sila ang kahuli-hulihang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang kabuuang bilang ng mga Israelita na nailista ayon sa kanilang lahi ay 603,550 lahat. Pero hindi kasama rito ang mga Levita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Kaya ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bawat lahi ay nagkampo at naglakbay sa ilalim ng kani-kanilang bandila ayon sa kani-kanilang lahi at pamilya.